度買埋啊！我就係頭先唔記得攞咗咁多。Grabe guys, parang isang araw kami, isang araw yung biyahe namin sa Tagal, ang tagal namin sa airport. Anyways, mamaya na yung story na yun, but ngayon nasa Taipei Main Station kami. We are on our way to Seaman Station kasi doon yung hotel namin, sa mismong Seaman din. Ang hirap kaya, no? Ganun na pa pala pag puro Thailand. Nalilito na tayo sa iba. Yes. It's paid already. Okay, yes. Write your name, your country phone number, and your email. Nakita lang namin siya dito sa tabi-tabi sa Shimei. Okay guys, so right now we are on our way to Taipei 5 Museum. So it's our first time taking a bus. And sorry, medyo hindi ko na kayo na-update kung ano lang nangyari kanina. Pero mamaya, babawi ako. Kasi sobrang nagmamadali kami. Like, sobrang gutom na kami. And nag-freshen up lang kami. Okay guys, so since nag-click kami sa cafe, and first cafe namin to sa trip na to, nandito kami saktong-sakto sa labas ng Fine Arts Museum. Kasi guys, ginawa ko yung reason yung kakabangko ko, kaya tumataba ako. So kapag may nagko-comment, tong baba ka ataram, sinasabi ko lang, ala, nagbangkok lang ako. So eto, may magagawin na naman akong reason. As in, reason ko lang tong Taipei na to kapag may nagsabi, lumaki na naman ako. Wala, kaka-Taipei ko lang. Kasi guys, sobrang sarap talaga ng mga pagkain dito. Like, isa siya sa mga favorite destinations namin when it comes to food trip. Hindi ka rin magkakamali dito sa Taipei. So, ayun, super duper worth it itong Taipei na to. By the way guys, dumating na pala yung in-order ko. Itong matcha latte. So, ayun, Cafe Acme. Ayun, cheers! Diba nagpa kaya maganda yun? Okay guys, so we are now in our next stop dito sa Yongkang Street. So dito, nakita ko lang siya sa TikTok. Ang dami daw mga local finds dito. So doon kami pupunta and hopefully bukas pa. Actually maaga pa naman, 6:17 pa naman. But ayun, hopefully yung mga nalista ko na mga nakita ko lang sa TikTok, sana bukas pa. So, let's go! Guys, ang TikTok. Kitang package. Kumain natin.
So to cap off the night, and since ayaw namin magpaawat, ayaw magpaawat namin mga bituka at tiyan, kakakain, kakalamon, so we went here sa Shilin Night Market. Guys, nandito na kami sa Shilin Night Market, and isa lang talaga gusto kong puntahan dito, yun yung the best milky ever, but I don't know if nandito pa siya. Thank you, sheshe. Good morning, guys. So it's day 2 today here in Taipei. Hi guys, so ayun, kakababa lang namin tang Taipei Zoo Station. So dulo siya ng Brown Line. And pagkababa mo, maglalakad ka pa papunta sa Maokong Gondola. So guys, ayun, lang dito na kami sa gondola mismo. So yung first stop namin is Taipei Zoo. So yun yung first station namin. Pero ayun, hindi naman siya nakakalula. If may fear of heights ka, just like me, hindi naman ako nalulula. So for our first stop, ito yung Taipei Zoo Station. So dito, may mga animals ako na first time ko lang makita in my whole life. So sobrang cute. Ang ganda na experience. So it's a must if pupunta kayo sa Taipei.
Zhongshan Street. It's a very hipster place. And by the way guys, ang dami ko mga sports car na nakikita dito nila na sobrang dalas dumaan. So ayun, I'm finding cafes kasi dito maraming mga cafes na pwedeng puntahan and marami ding mga hip na restaurants dito. So let us see if kaya pa ng mga bituka namin. Tsare! Okay guys, so nandito na ako sa hotel, so magpapahinga muna kami for like an hour kasi ang sakit na talaga ng paa namin, kakalakad kanina pa. But anyways, after namin pahinga, baka mag-shimending kami. Actually, baka maglibot lang kami dito around shimending, then baka mag-night market kami. So yung night market na pupuntahan namin, it's a different night market compared last night sa Shilin Night Market. So ayun guys, chika ko lang, maganda yung napuntahan namin kanina yung Zhongshan Street. Isa siyang buong hilera. As in, buong street siya. Tapos may mga maliliit na, ang tawag doon? Eskinita. Basta, ganun, may mga maliliit na eskinita. Tapos doon yung mga cute cafes. So, if gusto nyo mag-cafe hopping dito sa Taipei, you must go to Zhongshan. I suggest gawin nyo siya ng morning. Kasi, dami talagang tao kanina. As in, as in, sobrang dami. When it comes to yung mga clothings, ganyan, yung mga small boutique shops sila, and expect nyo naman na mas mahal talaga yung mga damit doon. So, if kayo naman yung type ng traveler na okay lang maglabas ng extra money when it comes to clothings, doon, marami ding mga ganda doon sa Zhongshan. So, another chika, actually share ko lang, kasi Taiwan is really one of my favorite destinations when it comes to like traveling, kasi for me affordable yung mga food, second walkable yung city, third ang dami pang pwedeng explore sa Taiwan itself, hindi lang sa Taipei, and yun ang plano ko pagbalik ko dito. Baka mag-try na ako ng ibang cities ganyan. Nasa Masiba, sobrang sasarap ng food, as in tapos pwede ka makabili ng mga, alam mo yung mga tusok-tusok, so magigidid-gidid lang, as in ang sarap, sobra. Tsaka guys, share ko lang din. Dapat originally, solo travel siya. Pero hindi siya natuloy. May binook ako. And ayun, so for this year, I'm still planning kung saan ako pwede mag-solo travel. Kasi kung napanood nyo, I had my first solo travel last year sa Bangkok. So this year, gusto ko naman maiba. And sobrang na-enjoy ko talaga yung solo travel. And ayun, gusto ko siya i-continue. Parang gusto ko siya yearly tradition for me. Para makapag-cleanse lang. Cleanse lang! Basta makapag-cleanse lang ng mind, ng soul, ganyan. So, hopefully, makaisip ako saan pwedeng mag-travel pa. But anyways, if you have suggestions guys, kung saan ako pwede mag-solo travel, just comment lang.
Good morning, everyone. So right now, ang agenda namin is mag-detour kami sa Ulay. Yeah, Ulay. So to get there, magbabas muna kami and it will take mga 45 minutes. So nakita ko lang siya sa TikTok and super nagustuhan ko siya. So ayun, let's go! Okay guys, so nandito na kami sa destination namin. Pero tinifigure out ko pa kung paano makapunta sa mismong falls. So medyo mahirap siya. Hindi ko alam, but siguro sasabay na lang kami sa mga naglalakad. Kasi feel ko doon din sila papunta. So yun, let's go! Okay guys, so after how many steps, nandito na kami. Sobrang worth it ng pagod namin. As in, sobrang ganda dito. And malamig pati. And sobrang refreshing and rejuvenating! Anyways, ayun, sobrang ganda dito. As in, sobrang ganda. My gosh. Tapos, likod ko pa yung falls. So, ayun, sobrang worth it. Yun ang nasasabi ko kasi sobrang ganda talaga dito. So guys, ayan, may option kayo para magbangka dito. Super duper ganda. Sobrang linis din ng tubig. May mga isla doon. I'm not sure kung pwede mong pakainin, but ayun. Okay guys, so nandito na kami sa next stop namin. Ito yung Tamsui. So pagbaba mo ng Tamsui Station, bale, dulo siya ng I think red line, ganun. Pagbaba mo, yun na yung Tamsui. So pupunta kami sa Tamsui Old Street. Ganda ng sunset, ang ganda lahat. So ayun, tambay muna kami dito. Ayun o, ang ganda. It's a vibe, sobrang vibe dito. So siguro tambay muna kami dito. Tsaka kami pumunta sa Tamsui Old Street. Isang spicy hot, tapos sobrang busog na ako, pero kailangan ko sulitin yung only ice cream kasi ang mahal nito sa atin. So, laban pa rin.
noon. Hi guys! So, nandito na kami sa Taichung. So, yun yung main agenda namin for today. So, from Taipei Main Station, nag-take lang kami ng HSR nila. Parang bullet train nila yun. And I booked it via Klook. So, I'm flashing my promo code here if interested kayo for a discount. Sharing lang kung anong nilalakad namin. Tapos doon, sobrang habang bukid yung nilalakad namin. Pero, yun nga, okay lang kasi malamig talaga ngayon. And guys, if gusto nyo mag-Uber, may Uber dito sa Taiwan. Okay guys, so nandito na kami sa Taichung. So from Taya, nag-local train lang kami papunta dito. So ito talaga yung main target namin. Medyo napalayo lang kami kasi medyo malayo yung Zhongshan Flower Market. But it's currently 3:35 na. So ang gagawin ko is squeeze namin yung itinerary na plina namin for today. So sana makaya kasi yung train pabalik sa Taipei mismo 7 o'clock p.m. So sana makaya. Ang dami pa naman namin gustong gawin dito. So, let's go! Okay guys, so 11 na and nandito kami sa Rawo Night Market. And parang pasarado na yung mga store. Ayun, may bukas pa. May mga bukas pa. Tara. This is
Okay guys, so nandito na po tayo sa Taipei 101 and aakyat po tayo dito. And I booked this activity sa club and I'm flashing it here, my promo code sa mga interested dyan. Kasi kapag ginamit niyo yung promo code ko, may 3% discount sa activities and 5% naman sa hotel. So grab nyo na yan. And right now, ayun, pupunta na kami. Re-redeem namin yung nabook kong activity. And ayun, akit na kami. So let's go! Okay guys, so sorry hindi ko na kayo na-update, but nandito na kami sa Zhongsheng. So dito sa district na to, ang daming mga cute cafes, ganyan. So baka mag-cafe hop lang kami for today. So we're trying the family mart here. So the past few days puro kami 7-Eleven, so ngayon na kami nakaka-try ng family mart. And I ordered this pasta and I also ordered this, I'm not sure kung ano ito, pero kain tayo. Parang popcorn.